These two dudes been beefing online for months, dissing each other back and forth, messages and videos. Probably the most talked about feuds in social media today. Round one. Apex, let's go. Yo, katuloy din tong laban na to na kung mapapanood tayo pare na sambayanan. First time ni Price nagsasunugan, kaya palakpakan nyo naman bago natin pagtawanan. Dapat judge tong laban natin, kinang ina mo ka. Nag-offer na si Mike Sweet ng dagdag 5,000 sa mananalo, tinanggihan mo pa. Pusyang puta, kung matapang ka, titigan mo ko ng diretso, mata sa mata. Ay, puki ng ina ka, sa malayo, hindi nahahalata, pero sa malapit, pag tinignan mo na maigi, duling ka pala talaga. Dahil dyan, mapapahiya ka ngayon, noong boy. Tagaan mo sa bato, walang silbi ang mga maangas na tato kung mga banat mo bano. Marami ka pang dadaanan talampas para mata mo ang aking antas. Ganun pa man sa wakas, nagkasalubong din ang ating landas. Parang mata mo! Ano? Ang angas sa angas mo dyan, duling ka naman. Nasartalo to malamang umuwing luhaan, dumudobli paningin ang puking ina niya. Nung maupo si Noy Noy, siya'y una umasa na makaranas na tuwid na daana. Mas madumi ka pang tingnan sa ngipin ni Badang. Siya yung tipo ng gangster na puro chismis yung alam. Sa suntukan, bida-bida yan. King ina naman, one-on-one lang yung laban. Sabi ni Duling sa kalaban, isa-isa lang. Wala kang talo. Yan ang lagi mong pinagmamayabang sa amin. Undefeated ka nga. Pangit mo naman. Wala rin. Para sa akin, tinalo ka ni Aklas, tinalo ka ni Abra, tinalo ka ni Cruz. Kung ako lang masusunod, dapat ipako ka sa Cruz. Ipasagasa to sa bus. Kuryente na parang ginalit mo si Sus. Pinisikat to mga dude. Huli solo naman kanta, 3,000 ang views. Tan sasabihin mo si Mayweather ka? Tarantado, gago ka ba dong? Laos na si Mayweather, kaya hindi mo to panahon. Kahit Mayo pa ngayon, alam ko. Kanya na talaga mata mo mula pa nung grade 6. Alam mo yung bagay na shade sa'yo? Yung pang Matrix. Ano Price Tag, ayos ba? Tangina sa tulad niyan, Duling, may uma-idol pa. Biruin niyo yung mga idol niya, nag-idol na. Time. Yeah, round one. Price Tag, let's go. Mic check, turn me up. Huwag niyo ako. Nag-usap kami ni Mike Swift. Sabi niya, Price Tag, pwede ka bang bumatal sa sunugan? Sabi ko, if the price is right. Sabi naman ni Mike Swift, tama lang bayaran na malaki si Price. Cause Price is right. Kaya sa hamon mo sa akin, I never left. Cause Price is right. Pag sinapak kita ng kanan ko sa muka, ngayon alam mo na, Price is right. Matagal ka nang nakapaghanda. Matagal ka nang nakapaghanda. Matagal ka nang nagsasaulo. Kaya pangalan ko palagi nasa iyong ulo. Sa mga battle MC na pinatay ko, ako yung bounty hunter. Kaya matagal ka na may price tag sa ulo. Hindi ako matitigil dito hanggat hindi ka natututo. Gamit baseball bat, Tiger Woods sa katawan, sabay David Beckham sa ulo. 45, 38, shotgun. Hindi. Red door sa kamay. Ipapalo ko sa ulo mo, basag yung bote. Tapos isasaksak ko sa'yo. Kala mo, karnaper ako ng kotse. Buhay mo sa akin. Buhay mo kaya kong paikliin. Shorts ni John Stockton. Legends sa street, skip to Maylou. Mala Rafer Alston. Tusta sa akin tong gagong to. Balat ni Jordan Clarkson. Sa sunugan, I'm on fire. Bars ko, flamethrower, tawag dito, arson. Lahat ng kalaban ko may bilang. Di ko na kailangan magbilang. Mismong si Joseph Amara alam. Nasa artifice, ikaw lang ang walang bilang. Kaya pang promo ka lang. Wait. Yo! Nilabanan niya si... Gusto niya labanan si Price Tag at si Sino para sa instant views. Ako, fuck the fame, I need money to pay my dues. God versus rapper. God versus rapper, peg ko si Sus. Binayaran ka lang ni Mike Swift para babuyin ko para kang pok-pok sa Pegasus. At speaking of Sino, speaking of Sino, di ba inabol mo siya ng battle? Pero tinanggihan kanya dahil sa anak niya. Ngayon, yung conversation, pin-rin screen mo pa. Palibasa, di mo pa naranasan maging ama. Tapos sabi pa niya, Sorry. Sasabi pa niya, ako ang original na Joker dito sa liga. Magaling ka nga magbiro. Tama.
pues sinusumpa ko na sana pa nagkaroon ka ng anak, maging mongoloid para alam mong mas masakit pa rin magbiro ang tadhana gamot sa Down syndrome. Nang sa ganon, babatil ka ng babatil at pagbebenta ka ng album, at yung anak mo sa murang edad, magiging addict na. Kasi araw-araw siyang iinom ng morphine at Valium. At sinusumpa ko yung girlfriend mo, sana magkaroon ng sakit sa puso at magkaroon ng cancer sa suso. Nang sa ganon, masaktan ang iyong puso at sa gabi wala ka ng masuso. At speaking of puso, meron kang mahal na ex mo dati, di ba? Si Nikki. Pero mas pinili niya maging ledge dancer kaysa sa relasyon niyo. Paano nung panahon na yun? Wala ka daw kwenta. Wala kang trabaho. Wala kang work. Kaya sa club na lang siya nag-twerk. Mga ibang lalaki nag-jerk. Sa ibang kama siya nag-squirt. Mababang klaseng babae ang baba ng tingin sa'yo. Tangina Apex, low value ka. Mas lalaban ka sa may price tag, yung may value pa. Sabihin mo kay Nikki kung kailangan niya ng price, you know the deal. Ididrill ko yung titi ko sa bunganga ni Nikki, Minaj ako, si Meek Mill. Time, round two, Sean Apex, let's go. Ang dami mong alam. Kung sasapakin mo, huwag mo nang daanin sa Facebook, tol. Gawin mo na lang, huwag ako. Huwag kami. Pare, iba na lang, huwag kasami magyabak. Ayaw mong barilin kita ng water, gana puro tayong laman. Yung asawa na ito mukhang bakla, puta. Gara ng itsura, di ko malaman kung nilasing mo muna o nilasing ka muna. O ba't yan natahimik, masakit? Okay lang yun, walang pangit-pangit sa titi na galit. Yun nga lang yung tinggil ng asawa mo, parang chiclet na gamit. Nagpo-post ka pa na desperado ako? Noong mga panahong hindi kita inaano, sa totoong buhay ikaw yung desperado dahil binahin mo kagad yung unang bitch na nakilala mo. Ako si Apex Kajente alias Joker para si Arturo Balimbing. Nanamnamin mo itong pagkatala mo sa akin, hindi ka na makakatulog ng mahimbing. Kayang-kaya daw bulihin ng Bruce Gontingting. Kayang-kaya kong paduguin yung uso mo na walang suot na sing-sing. Tangina, ubod ka ng hingin. Isang tiger uppercut ng lulusot niya ulo mo sa dingding. Tangina mo. Meron siyang kanta. Ang sabi, millionaire daw siya. Ang team din ito. Tangina, hindi mo nga mapaayos yung kisame nyo. Real talk. Di ba nag-video siya sa bahay nila? Nakaubad pa, alitaw yung utong. Ang angas-angas, pagtingin ko ng background, sira yung bubong. Tangina, may nalalaman. Real talk, di ba? Tangina, may nalalaman ka pang millionaire. Pinakamahal mo nga lang na barrel, 9mm, sa bahay nila, centralized yung aircon kasi bukas yung frigider. Ang tagal-tagal mo na nagra-rap, hindi ka pa rin marunong mag-rebat. Kinalaban mo na si Abrat lahat, hindi ka pa rin sikat. Di ba tagal-aunyong ka? O unang tungtong mo ng Manila para kang bisakol na prondi. Una naging trabaho mo, tirador ng poultry. Kanina ano sabi mo? Corny? Pag nag-perform to, parang senador na papogi sa grupo nila, tigatimp na to ng coffee, di ba para makapasok ng shots fired, ginakol mo si Donji? Manicurista ka lang ni Tiny, tagalagay ng acetone sa paa. Magaling daw mag-basketball si tanga, kaya pala nagustuhan ka ni Jamie yung darling mong mataba. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo, underdog ka pa nga, sinita to ng MMDA sa EDSA kasi nagka-counterflow yung mata. Price ta! Price tag, bitter na buitre ka sa mundo. Kung stand-up comedian yung tingin mo sa akin, iiwanan kitang lumpo na parang ginangbang ka sa tundo. Ang sarap mong i-chokeslam sa nakatihaya na trumpo. Dito mo pa ako nilabanan sa sunugan, di nag-iisip ang banyong tongay ni paparanas ko sa'yo yung ginawa ni Hitler sa mga Hudyo. Kasi ako'y isang makatang arsonista. Kahit mag-first aid to sunog, di uubra sa sunugan niya mga wordplay mong pulong. Susunugin kita kasama ang building na to para World Trade sa New York. Ang tunay na gangster mo mabait. Nag-iiba nga lang ng grabe kapag galit. Hindi ka tulad mo, tangina, scammer ka ng damit. That's not gangsta, that's tapa. Game. Bars, bitch. Round two, price tag. Let's go. Yo! Style mo ang pangit, nakakadiripar.
sa mas magaling sa'yo, magbigay ka ng galang, gumamit ka ng pow, dahil binay, yarang ka lang naman dito para magmukhang gago parang supporter ni Mar. Punchline mo, support. Pag nagpe-perform ka, parang kang clown na nagsisirko, pang bakla at patawang yung bar. Sabi ko, punchline, clown, sirko kasi doon ka bagay sa comedy bar. I-research ko pagkatao mo, sobrang showbiz. Total, X ka naman sa laban na to. Balikan na lang natin yung ex mo na gusto mo ulit ma-XXX parang palabas sa UGs. Di ba yung nagsiman ka ng lalalaki na siya? Dapat pala kanta mo, Sharon Cuneta, di na natuto. Sa sobrang binigay mong comfort at room sa puso mo, ginawa niya tinaihang kaya sa ulo. At kahit may girlfriend ka na, tumatawag ka pa rin sa kanya pag dinadatkan ka ng libog. Kaya hindi ako naniniwala nagisiman ka kasi ang alam mo lang ay mamangka sa dalawang ilog. Ito nga pala, may iba tayo. Totoo pala yung chismis. Yung sa recto, yung sa computer shop, yung bakla mo, si Boss Lutz, yung sinabi ni Fusen ng Elvis. Tangin na pare, inalagaan tayo ng mga magulang natin kahit alam nilang gagawa tayo ng mabuti at masama. Pero hindi ka pinalaki ng magulang mo para magpagamit sa bakla. Diba? Tapos pinag-aral ka nila para magamit mo yon sa tama mong edad. Pero sa ginawa mo, Apex, hindi lang pagkalalaki mo na wala, pati prinsipyo at dignidad. Mas gugustuhin ko na lang mapasubo sa krimen kaysa ipasubo ko yung titi ko sa kapwa ko lalaki. At mas gugustuhin ko na lang kumantot ng pangit kaysa kumantot ng puwet ng lalaki na nilalabasan ng tae. Pag dumadating daw si Boss Lutz, para ka daw nire-raid ng polis. Pag sinabi niyang, higa, tuwad, dapa. Hindi ko na pala kailangan mag-gunburst dito eh. Hindi ko na kailangan yung 45 na may silencer tsaka 357 kasi mas mahilig ka naman magpa chupa, chupa, chupa. Para, Seaman, nagpabulag ka sa pera ng bakla, kaya ka naging seaman. Can't you seaman? Kadiri, ginagawa mo sa kapwa mo lalaki, nilalagay ang yung seaman. Para kang si Piolo Pascual, sa kapwa lalaki ka nakikipagrelasyon at sana mahuli ka ng girlfriend mo at siya'y umiyak. Siya na si Casey Concepcion. Ang pagpatol daw sa ganong relasyon ay si Lais na rin. Posible, maybe. Kung ganun, si Joseph Amara, si Mark Bautista, tsaka si Abra, si Masam Milby. Binuhay ka ng bakla. Ayaw mo lang aminin. Ngayon si Abra bumubuhay sa karir nito. Alam nyo na ibig ko sabihin. Yung bakla mo, parang referee ng NBA. He blows your whistle every day. Binola ka ng binola ng binola ng bakla. Siya si Rudy Gay. Kaya pala nung high school ka, sa babae puro ka pass, 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 parang Ricky Rubio. Kasi nung panahon na yun, kumrossover ka sa bakla. Ikaw si Terrence Romeo. Stop my time. Yo. Tapos, pagkatapos, nag-post ka pa, yung nanalo si Pacquiao versus Bradley. Wow, Pacquiao fanatic. Eh si Pacquiao mismo ang nagsabi na pag pumatol ka sa kapwa lalaki, masahol ka pa sa hayop. Kaya pag may sex video kayo ni Boss Lutz, tawag doon, National Geographic. Hindi mo kayang takpan ang nakaraan. Kailangan mo yun harapin. Kahit anong sabihin mong baho ko sa akin, Apex, sa pangbabakla mo, mas kadiri ka pa din. At sa mga fans dito, meron akong picture ni Boss Lutz at ni Apex para wala kayong duda. Ngayon, tignan mo to. O, tignan mo, joke lang. Ninervyos ang puta. Time. Corny talaga. Sam, round 3, Apex. Corny talaga, corny. Yo! Feeling audio na rapper na napaka-corny bumatin, dapat pinunas ka nalang ng tatay mong taxi driver sa good morning na tawin. Ang taas mo pa manghingi ng tip, wala namang kwenta mga handa mong liriko. Wala ka pa nga mabigat na naiaambag sa kulturan to, pera na kaagad iniisip mo. Ako, isa ako sa mga tunay tang ina mo. Isa ako sa mga nagbibigay buhay sa liga na to pagkatapos kang bigyan ng TF ni Mike, basura na tingin niya sa'yo. Kasi nga, palumunti ka lang dito. Wala kang pakinabang, kitang-kita naman sa pangalan. Kaya nga, price tag, di ba? Tinatapong ka lamang pagkatapos bayaran. Kaya mabuti pa manahimik ka ba, no?
Habang buhay ka na lang ba na magpipiling ka no? Habang seryoso ka dyan na nagrarap, naglilibang ako. Sa mga nagdududo sa kakayahan ko, makinig na lang kayo. Tatalunin ko to si The Game. Wannabe sa sarili niyang laro. Check! Pag ako nagpa-ageto, alam na neto mangyayari. Pagdating sa armas, kompleto ako palagi. Meron ako kung anumang meron doon sa krame. Dikit-dikit ang mga magazine na parang Jaculero yung may-ari. Kaya kaya ko sa iyo makipagbarilan maghapon. Sobrang dami ng basyo ng bala sa sahig para may French fries na natapon. Sa maikling panahon na pagre-research na kilala kita, naglalagay ito ng toothpick sa bibig kahit wala siyang tinga. Putang ina, huwag kang magbigda akong pinaka-gangster sa Pilipinas na wala nang iba. Sobrang lalaki ng baril ko, hindi mo kaya ikasama mag-isa. Pag ako naglabas ng bakal dito, malamang tumakbo ang lintik o baka't dumilit yung mga mata mo na singkit. Yung pulbura sa shotgun ko ay siksik sa sobrang dami kong baril, si Iron Man na inggit. Meron akong revolving rifle na kasing laki ng galamay ni King Kong. 400 kilometer yung range, kaya katamaan mula Tanay hanggang Bicol. Silver-plated na shotgun ng CQ sa McDo. Garand Glock 9 na pistol. Golden AK-47 6-inch derringer na pinapatay kay Lincoln. Ako yung tipo ng gangster na walang pasensya. Yung barel walang lisensya. Pag pumatay walang konsensya. That's gangsta. At hindi mo ako makikitaan ng krimen kahit na detective ka. Ganyang gumawa ng gangsta rap at gun bar stall, creative na, effective pa. Sulugan, dito ko nakuha ang pinakamalaking tropeyo ko. Buti nga hinamon kita eh. Pare, ang swerte mo. Battle rap, geek, pamilya, love life, album, lahat ng responsibilidad na binigay sa akin na kumpleto ko. At higit sa lahat, ako na nagpapaaral ng bunso kong kapatid sa kolehiyo. That's gangsta, ha? Intindi mo, batang balinsuela to boy. Kaya pagdating sa mga gangsta shit na yan, di malayo sa kinalakihan. Nalulong ka lang sa galawan ng ego'y magkaiba tayo ng basehan. Magkaibang magkaiba, dahil talagang may talent ako. Na-expose ka ng todo kahit promo lang tong laban na to. Sa susunod na laban mo sa flip top, magkakaroon ka na ng isang talot ang ina mo. At kung magkatotoo na ang gangsta rap bulok, yun ay dahil sa'yo. Time. Now, three price tag is go. Yo! Alam mo yung tumawag ka sa akin? Sabi mo, price tag, battle lang naman, ang hanap ko eh, ganito lang naman. Yan, sinasabi ko sa inyo. Pare-parehas kayo, matatapang lang kayo sa camera at sa TV. Kami may mga ginagawa kaming bagay na hindi namin pwede pakita mukha namin sa CCTV. Menace to society shit. Pag napanood mo yung tape, makikita mo yung big three. Dodgy tiny price tag. Kalabit ng kalabit sa barel. Kala mo, sira yung remote ng TV. Mas ano sabi mo? Ano sabi mo kay Idelo? Yung inabangan nyo sila sa B-side? Ano sabi mo? Tangin na, Idelo, kung ako sa'yo, malis ka na lang, pare, mapapaamak ka lang. Wow, nakatakot. Gawin nyo sa akin mamaya sa labas, I ain't got no worry. Gamit Thompson, sabay step back, then shoot, 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 parang Stephen Curry. Sabi ko, Thompson, step back, shoot, Stephen Curry, di pa ba kayo nakarelate? Ibig ko sabihin, lahat ng shots fired, puro shooter, parang Golden State. Tingin mo, mananalo ka sa akin, nagkakamali ka, men. Paano ka mananalo sa akin, ay para ka lang nagja-jack and poi sa salamin. Dahil ginunting ko lahat ng sinulat mo sa papel, kahit gumamit ka pa ng bato, parang pick-pack boom, na sobrang dami ng baril sa labas, di ko alam ang pipiliin ko. So when I pick, then pack, then boom. Parehas lang kayo ni Abra. Mahili kayo sa cartoon reference. Para sa akin, that's a bad choice. Pero pagbibigyan ko kayo, now I choose you parang si Ash Pokemon, Pikachu, and Blastoise. Remix? Sabi ko, baka harap mo ako dito, that's a bad choice. Now I choose you parang si Ash Pokemon, because when I Pikachu, I Blastoise. Di mo na kailangan ng PhilHealth. Trip to the morgue kagad. Sa ospital, di ka nagagastos. Cause when I shoot the ball, ibabalik ko yung barrel sa loob ng t-shirt parang end one. Ngayon, ulo mo may hot sauce. Yo, pag nandilim paningin ko, hindi ko na makita yung white side when I bring my heat. Bojam, birak, pasensya na. Dahil pag pinagbabaril ko to, pug, pak, pupug, pupug, pak, brat! Ako na nag-champion sa Battle of the Beats. Madidismaya ka lang, para kang na-busted, fully loaded gun. When I bust dead, humihinga pa siya. You can act,
dead, pero wala pa rin ligtas sa akin to cause I feel like Duterte pag binaril ko yung ulo ng addict na to. Literal na crack head. Magpatawa ka pa. Nagmukha ka lang kawawa. Ngayong gabi, iiwanan kitang question mark parang ganda bahala. I sent you in hell. I sent you in hell. Dahil sa langit, di ka natatanggapin ni Bathala. At pag nasa impyerno ka na, pagbababarilin pa rin kita, pati mga demonyo iilag sa mga bala. I'm a cold-blooded crook. Naghanap ka lang ng sakit ng ulo mo, brain freeze. Sa kahit saang angulo, I take shot, 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 shot. Parang photographer, say cheese. Para saktan kita mamaya sa labas, di ko na kailangan sa big, say please. Mula mainstream, binababa niyo ako sa underground. Cerberus lulud sa harapan ko. Ako si Hades. Kaya, kung uubusin ko kayo sa kampo yung sa artifice, ikagagalak ko ng lugod. Tapos na si Abra, tapos na si Apex. Ngayon, alam niyo na kung sinong dapat kong isunod. Bars, pasensya na, tao lang. Make some noise for these fucking two fucking battle warriors, y'all. And make some noise for yourselves, because we made history today, I'm telling you. The biggest hip-hop event happened today from all genres. Yeah.